Hello guys, good morning, and hindi nagbabalik ang inyong storyteller. Tama ba? Storyteller. Ayan, pagpapatuloy natin ang kwentong Ayan, unang kabanata na tayo. Kung napanood na ninyo ang panimula kahapon, ngayong araw, simulan natin ang unang kabanata. Ayan, kakwentuhan ko kayo ulit ng aking kwento. Ayan. Easter eggs. Alright, okay, simulan natin. Huwag na natin patagalin. Huwag na tayong pa tumpik-tumpik pa. Okay, chapter 1. Chapter 1. Ang nakaraan. Dito si si Penpen yung nagkukwento. Si Penpen yung nagsasalita rito sa unang kabanata ng kwento natin. Masayang-masayang mga magulang ko na ipinanganak nila ako. Nagtatalo pa nga sila sa kung anong ipapangalan sa akin. Hanggang sa mapag-desisyonan ni Mama na Penpen na lang ang ipangalan. Dahil mahilig daw sila maglaro noon ng Penpen de Sarapen. Noong bata pa sila, sumang-ayon naman daw si Papa sa sinabi ni Mama. Simula noon ay Penpen na ang ipinangalan sa akin. Dahil ibig sabihin daw nito ay mabait at masayahing bata para sa kanila. Noong nasa Maynila pa kami, madalas akong nababantayan at nakikipaglaro pa sila sa akin. Dahil malapit lang tindahan namin sa aming bahay. Pero nagbagong lahat ng iyon nang lumipat kami sa probinsya. Dahil nakabili si Papa ng murang bahay at malaki pa. At nagustuhan naman iyon ni Mama. Dahil malapit sa tabing dagat at may palaruan pa. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit kami lumipat dito. Dahil iiwan pala nila ako paglaki ko. Kumuha sila ng katulong para may mag-alaga sa akin. At maglilinis sa bahay. Ang hindi alam nila Mama at Papa, salbahing katulong ang kanilang nakuha. Bibihira ang araw na mabait ang aming katulong. Hindi siya byuda at wala rin siyang anak. Kaya sobrang sumit niya. Laging nakasigaw at laging nakapanakit. Ewan ko ba kala Mama, Papa kung bakit hindi nila nahahalata o napapansin man lang ang mga sugat at pasako sa aking katawan. Ngunit, kahit na ganun sila Mama, mahal na mahal ko sila. Kahit wala silang oras sa akin, ayos lang. Basta ang mahalaga, nakikita ko sila at kasama ko sila sa iisang bahay. Araw ng Biyernes, kabilugan ng buwan. May dala sila Mama at Papa na isang laruan. Isang kulay kayong manggi na laruan. Tinawag ako ni Mama para sabihin na may pasalubong sila sa akin. Malaking kahon ang ipinakita sa akin ni Mama. Kinuha ko agad ang kahon at binuksan ito. Isang laruan ang nasa loob. Masayang masaya na mangiyak-iyak ako dahil sa pasalubong nila Mama at Papa. Naisip ko na may makakalaro na ako sa tuwing wala silang dalawa. Kaya't kinuha ko agad ang laruan at pinaghahalikan ito. Sa bigla ko ay napayakap ako kay Mama at agad ko rin iyon tinanggal dahil nag-iisip ako kung ano ang ipapangalan sa laruan na regalo nila. Sa akin, ibinigay ni Mama ang desisyon kung ano ipapangalan ko sa laruan na binigay nila. Hanggang sa maisip kong paborito nilang laro at kinakanta noon, ang Penpen de Sarapen. Kaya Sarapen, ang pangalang ibinigay ko sa aking laruan. Napangiti naman si Mama sa tingin ko, gusto rin niya na Sarapen ang ipangalan ko sa laruan. Nagpasalamat ako kanila Mama. Walang pagsubla ng tuwa at saya na aking nararamdaman dahil magandang regalo nila para sa akin. Walang anuman anak, alam namin na nalulungkot ka kaya binilang ka namin ng Papa mo na pwede mong makalaro, nakangiting sabi ni Mama. Oh, tama na ang drama. Halina at kumain na tayo. Gutom na ako, honey. Pagyayaya ni Papa kay Mama.
Iniwan ako nila mama at papa sa sala at pumunta na sila sa kusina para kumain. Di man lang ako kinarga ni mama o ni papa. Masaya nga ako kasi may bago akong laruan. Pero masasaya ako lalo kung kakargahin nila ako at hahalikan. Tapos na silang kumain at agad na umakyat para makapagpahinga. Alam ko pagod na ang aking mga magulang kaya hindi ko na sila inistorbo pa. Pumasok na sa aking kwarto at dumiretso ako sa bintana. Bilog na bilog ang buwan ng sandaling iyon. Nakakamanghang pagmasdan ng ganda nito. Nakakawala ng lungkot sa tuwing tinitignan ko ang malakahel na kulay ng buwan. Sarap yan, tingnan mo. Ang ganda ng buwan. Malakahel ang kulay na medyo mapula. Dahil sa wala naman akong makakausap, isinandal ko si Sarapin sa gilid ng bintana at itinangala ang ulo nito. Gusto kong ipakita sa kanya kung gaano kaganda ang bilog na buwan ng gabing iyon. Pagkatapos kong titigan ng buwan, tumungo na ako sa aking kama. Hindi naman ako makatulog. Kaya ang ginawa ko ay naglaro muna ako ng penpen di Sarapin. Naituro naman sa akin nila mamang larong iyon noong nasa Maynila pa kami. Sarapin, laro tayo. Ako ang kakanta, ikaw naman ang magtatanggal o magpapakita. Magtatanghal o magpapakita. Itinango ko ang ulo ni Sarapin. Ibinuka ko ang kanang kamay niya na nasa ilalim ng aking palad at sinimula na namin laruin ang larong paborito nila mama at papa. Pen di sarapen di kuchillo di almacén, how how di carabao di batutin, sipit na mililipit, rintot pilak na mumulaklak sa tabi ng dagat. Hindi ko pa natapos ang kanta nang biglang sumigaw ang katulong namin. Kung kailan naman nagsisimula pa lang kami maglaro tsaka may istorbo. Pagkatayo ko, naramdaman ko ang pagtunog ng aking tiyan. Hindi pa pala ako kumakain. Kaya siguro tinawag ako ni Aling Toyang para makakain. Hindi kasi ako sumabay kanila mama at papa kanina dahil nalilibang ako sa kikipaglaro. Sa pakikipaglaro kay Sarapin. Ikaw, Penpen, pasaway ka. Kapag oras na ng pagkain, bumaba ka na. Hindi na kailangan pagtawagin pa. Sigaw nito sa akin sabay pingot sa tenga ko. Oras ng pagkain daw. E oras na napagtulog kapag papakainin niya ako. Kumakasigaw ang katulong namin dahil pa si mama. Bakit kasi mas importante pa sa kanila ang negosyo kaysa sa akin? Kauting oras lang naman ang hinihingi ko. Kahit na isang minuto lang o isang segundo, nasaktan na naman tuloy ako ni Aling Toyang. Opo, Aling Toyang, sabi ko. Mabuti at nagkakaliwanagan tayo. Gusto mo pa iyong nasisigawan na tapipingot ka eh. Tatawang sermon niya sa akin. Nakakaasap talaga sa Aling Toyang. Sana makita nilang mama at papa ang mga ginagawa sa akin ng katulong namin. Mupo na ako sa bangko at nagsimula na akong kumain. Walang lasang pagkain na inihanda niya para sa akin. Kahit na hindi masarap ang pagkain, pinilit ko na lang lunukin para makabalik na ako sa aking kwarto. Nang matapos na akong kumain, nagpaalam na ako kay Aling Toyang na aakyat na ako para matulog. Ano pang hinihintay mo? Ugasan mo na yung mga plato. Tatawang sabi niya sa akin. Hindi na ako sumagot at agad kong hinugasan ang pinagkainan ko. Nung inanlawan ko na ang mga plato, nilagay ni Aling Toyang ang kanyang pinagkainan at pinahugas din niya sa akin. Natapos ko ng ugasan ng mga plato pati pinagkainan niya ay hinugasan ko na rin. Baka mamaya masaktan na naman ako at kapag narinig niya na nagre-reklamo ako, nabi ko na sa akin na naaakyat na ako at matutulog na. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi man lang nagpasalamat na ginawa ko ang trabaho niya. Basta na lang siya pumasok sa kwarto niya at sa tingin ko ay matutulog na siya. Kaya umakyat na rin ako sa taas. Pero sinilip ko muna ang kwarto nila mama at nakita ko na mahimbing silang natutulog. Gusto kong pumasok para malig sa bisme nila. At ayoko maistorbo ang kanilang pagtulog. Baka mamaya ay pagalitan lang nila ako. Kaya pinalipad ko na lang sa hangin ang halin ko papunta kanila mama at papa.
So ayun, maingay na. May mga istorbo na tayo, kaya pabibitin mo ng chapter 1. So ayun na lang ang papatuloy ng chapter 1. Stay tuned! 3, 2, 1.